kasama natin ngayon ang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN ni Senator Richard Gordon. Ano-ano ba ang kanyang mga ari-arian na katutong si Rafi Tima? Senador Richard D. Gordon, dating mayor ng Olongapo, chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Iboboto mo ba siya? Kapag binabanggit ang Olongapo City, madalas nababanggit din ang pangalang Gordon. Sa nakalipas kasing apat na dekada, ang pamilya Gordon na ang nagahari sa Olongapo City. Di pa man siyudad ang lugar na ito, alkalde na ang tatay niyang si James Gordon Sr. noong 1963. Pero ang pamamayagpag ng pamilya Gordon sa Olongapo, hindi madaling maaninag sa simpleng tahanan ng senador. Ilang bahay na lang ang original bahay ko? Nung mayor po kayo? That belonged to my mother-in-law. We inherited it. Actually, I bought part of it. Ayan man ako. Pero, that's the only thing na. So, we inherited that. Then, tinagawa namin itong bahay ito. Sa entrada pa lang ng kanyang tahanan, makikita na ang litrato ng itinuturing na guro at inspirasyon ng senador. Pinatay si Gordon Sr. noong 1967 habang siya ay nakaupong mayor ng Olongapo. My father was only mayor for 3 years. He was, although in 1959, siya ang nag-sabi na i-transfer ang Olongapo sa Pilipinas. Siya ang nag-lobby ng government natin. Sumunod na nahalal bilang alkalde ang ina ni Gordon. Kahit hindi laki kahirap, sanay umano sa trabaho ang senador. Ang tatay ko at ang nanay ko, doon sa ibabaw ng restaurant namin, doon kami nakatira. Meron kami supermarket, meron kami department store, meron kami apat na restaurants, bakery sa likod, meron kami piggery, meron kami kompleto. Yun yung kinalakhan yung... Yan ang kinalakhan, work ethic talaga. Ipinakita rin ni Gordon ang kwarto nilang mag-asawa. Sanay kayo sa ganito, sir? Yeah? Sanay ako. I don't need for... Pwede kayo maka-afford na makakuha ng mas maganda. Yeah, I don't long for anything. Ang sinasabing diktador at matapang, marunong din palang magpatawa. Yung mga kalaban natin, institute siya, diktador, gano'n na. Well, that's their problem. Are you a dictator? No, I'm a dictator. Dicks always make people happy. Graduate ng Letran, Ateneo at UP si Gordon, mga premyadong institusyon sa bansa. Pero aminado si Gordon, tulad ng ibang estudyante, minsan din siyang nagluko sa eskwela. I failed my parents when I repeated secondary high school. Okay. Nagluluko. So, kung pumasok ko ako, sabi ko na ako nilang siya ang mahirong mag-aaral. Ito sa mga pag-aaral mo. Hindi kinakailan ni Gordon ng kanyang yaman. Produkto naman daw kasi ito ng sipag at pagpupursige. Katunayan sa lahat ng mga presidential bills, si Gordon ang may pinakamatino at detalyadong statement of assets and liabilities o SALN. Base sa kanyang SALN, may mga pag-aaring lupa at gusali si Gordon sa Paranaque, Pasong Tamo sa Makati, Saviorville sa Quezon City at sa lungsod ng Olongapo. May condominium units din ang senador sa Makati at Pasig. Dati rin naman ang naglalaro sa stock market si Gordon, bagay na kanyang unang pinagkakitaan ng malaki noon. Araw pa yan, stock market, siguro, I don't know. I don't play it anymore. I just keep it. The last time I bought stocks was when I bought at PNB. I made a lot of money there. Pero sa kanyang pinakabagong SALN, idiniklara ni Gordon na nagmamayari siya ng stocks sa iba't ibang kumpanyang may kaugnayan sa pagmimina, paggawa ng barko, food manufacturing, industriya ng asukal, telecommunications, enerhiya, langis, at real estate. At tulad ng iba pang presidential na tumaas ang net worth habang nasa pwesto, umakyat din ang yaman ni Senator Gordon mula nang siya ay naging mayor, naging SBMA chairman, naging kalihim ng Department of Tourism hanggang sa maging senador. Pinakamalaking akyat sa kanyang yaman ay noong 1993 hanggang 1994 habang siya ay nagsilbing chairman ng SBMA. Tumaas ito ng mahigit 25%. Kabilang sa mga dineklara ng senador ay 1,000,000 pisong deposito para sa future investments sa SBMA. Paliwanag ni Gordon, hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para kumita. Katunayan noong siya daw ang chairman sa SBMA, hindi niya pinapasok sa negosyo ang kanyang mga anak dito. Ayun na lang masabi na kami nagpayaman dyan o kumita kami dyan. Ano?
kung pagtatabihin ng anim na kandidatong may statement of assets, liabilities, and net worth o sum in 2008. Pang-apat sa pinakamayamang presidential si Gordon. Siya naman ang nangunguna sa laki ng liabilities o pagkakautang. Aabot ito ng mahigit 28 milyong piso. Sa kanyang 1994 sal-in, nagdeklaro si Gordon ng siyang sasakyan. Pero mula 2007, 2 na lang ang idiniklarang sasakyan ng senador. Ang kanyang araw ginagamit na sasakyan ngayon, pag-aari pa ng kanyang anak. Gamit ang kanyang Ford Mustang, inikot ka pa ni Gordon sa lugar na lubos niyang ipinagmamalaki, ang dating base militar ng mga Amerikano. Tinanong ko si Gordon, bakit marami pa rin ang nagsasabi hindi siya mananalo sa pagkapangulo? Ano na masasabi niyo? Mga nagsasabi na uphill yung battle niyo? Sila downhill. Ako ang uphill. Uphill talaga ako because I want to climb the hill. And the hard way is always the best way. I don't rely on my parents to win the election for me. I don't rely on money to win the election for me. I rely on what I've done. Bukod sa SBMA, ang Philippine National Red Cross ang isa ngayon sa mga ipinagmamalaki ni Gordon. Isinama niya kami sa Botolan sa Zambales para ipakita ang paraan ng pagtulong nila sa mga tao, bagay na kanya umunong gagawin kapag naging pangulo. Apektado ang mga residenteng ito ng sunod-sunod na pagbaha dito noong nakarang taon. Pero kahit dito, ipinakikita ni Gordon kung gaano siya kahigpit pagdating sa disiplina. Bakit mahaba ang pila masyado, pangulo? Dapat ayusin yung pila, ayusin yung pila. Magdanya ng pila niya. Ay, ayoko. Titigil ko na ito. Kailangan may disiplina tayo. Sa pagtatapos ng buong araw namin pagsunod kay Gordon, inikot nila ang Olongapo para makisaya sa mga nagbilibang ng kapistahan ng siyudad. Dito ang niya siya nagsimula bilang lingkod bayan at dito niya napatunayan na kaya niyang mamuno ng taong bayan. Pagmamalaki ni Gordon, kung ang record nila bilang public servant sa pag-uusapan, hindi raw sila matatawaran. Pero sapat na nga kaya ito para magtagumpay sila sa Mayo? Thank you, thank you very much. Richard Dick Gordon, iboboto mo ba siya? Ako si Raffy Tima. Ito ang Eleksyon 2010 Vote Book.